Ito yung pagkuha ng average speed na may X and Y and Z speed. So kung meron siyang tatlong speed, ito yung formula ang gagamitin mo. And yung distance from A to B is ayan. So another math and science problems. Kung may X and Y and Z component yan, ito yung gagamitin mo. So, gawa tayo ng sarili example natin pagkatapos. And then, gawa na lang ulit tayo ng part 2 ng vlog na to. Part 1 lang muna to, and then gagawa tayo ng part 2. Based dito. So, yung maganda, may natututunan tayo sa math and science as well. Physics yan. Kinematics in particular. So, yun yung magandang natututunan natin ngayong araw. So, yun lang po.